Disclaimer, ang lahat ng mapapanood nyo sa channel na ito ay hindi po sponsor ng mga naturang kumpanya na ipinapakita ko sa video ito. Ito po ay personal at aktual kong karanasan na gusto ko lamang i-share sa inyo. Kung sa tingin mo ay nakakatamad itong panoorin, pwede kang maghanap ng ibang video. Pero kung sa tingin mo naman ay makakatulong ito sa iyo, pwede mong panoorin ang buong video. Alright, and welcome back to my channel, and this is James LATIP. At kung bago sa channel na to, please consider to subscribe. At huwag mong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong tutorial na i-upload natin. So in this video ay pag-usapan natin kung paano kayo makakapag-open ng video account kahit nandito kayo sa Saudi Arabia. Okay? Ayun, so kung nakikita nyo, naka-shades ako. Hindi po ito sunglass. Ano po ito, 3D glass po ito para po sa computer kasi kapag wala akong shades parang humahapdi yung mata ko kaya sumuot ako ng 3D glass. So 3D ito, yung ilaw na pinoproduce ng computer ay binabawasan niya. Kung masyadong bright, pinapaliit niya. So kaya ako sinuot. So may team siyang tinan pero kung susuotin nyo parang normal lang yung makikita nyo sa paligid. Wala pong color, parang transparent pa din. Pero yung ilaw ng computer ay nire-reduce niya. So nakikita ko talaga na reduce yung brightness ng computer ko. So balik tayo to the topic. Na-experience ko na rin ito kaya ako sinishare sa inyo. Pero meron akong sariling video account dito na daladala ko nung pumunta ako dito. Pero yung kapatid ko sa Pilipinas gusto niyang mag-open ng video. So sinearch ko at na-search ko na pwede ka palang mag-open ng video ng free kabayan savings, yung yellow na card. Pero bago ka makakapag-open ng video account sa video na wala ka doon sa Pilipinas, nandito ka sa abroad, hindi ikaw mismo yung mag-o-open. Hindi mo pangalan, I mean. Pero pwede kang kumuha sa mga kamag-anak mo or kapatid mo, nanay mo or tatay mo, pwede mo silang pakuhain ng video account kahit nandito ka sa abroad ng free. So ang requirements lang ay bigyan mo sila or magpadala ka sa remittance. Tapos yung remittance kapag kinuha na ng mga beneficiary mo sa Pilipinas, katulad ng nanay mo, kapatid mo or kamag-anak mo, yung resibo ng remittance, yun po yung magiging requirements. So isa po yun sa mga requirements. Pangalawa is kailangan may valid ID po yung inyong kamag-anak na pwede niyang madala doon sa office ng BDO sa Pilipinas. Okay? So, free po yan. Pupunta lang po sila doon sa BDO tapos ipakita nila yung latest at least 6 months po or para sigurado mga 3 months yung resibo na yon. Valid for 3 months. So, hindi siya lumampas ng 3 months. So, pwede niyang dalhin doon sa BDO office at sabihin niya na mag-o-open siya ng kabayan savings kasi may kamag-anak siya or kapatid sa abroad na nagpapadala ng pera. So, pwede silang mag-open ng free. Wala pong bayad. Yun lang po ang requirements. Kailangan may resibo ng remittance at valid ID nung mag-o-open ng account. Okay? So, ngayon, kapag naka-open na yan, tatanungin nyo ako, James LATIP, paano naman sila yung nag-o-open at hindi kami? So, paano namin ma-access yun? So, ngayon, pwede nyo siyang i-apply to online banking. Okay? So, sabihin nyo sa kamag-anak nyo na mag-open sila ng online banking and then, pwede nilang i-share sa'yo yung password ng online banking. And then, pwede mong ma-access kahit na nandito ka sa abroad. Okay? So, ang kagandahan nun, kahit nagpapadala ka dun sa BDO na yon, mamonitor mo kung kinulangan ba nila yung pera o hindi. Okay? So, at least trusted yung kamag-anak mo or kapatid mo or magulang mo na gagawan mo ng account. Okay? So, hindi naman sila makakapag-ano kasi marirecord naman dun. Kung kukuha sila ng pera doon sa account mo, ay malalaman mo. Okay? So, sabihin mo na lang sa kanila na itago na lang nila yung ATM, at least mapadalhan mo yung ATM na yon or bank account na yon,
and then namo-monitor mo. So, kung gusto mo naman na kumuha sila ng ibang account and then doon ka magpapadala para doon sa mga gastusin nila at yung online banking na pina-open mo sa kanila sa kamag-anak mo na pangalan ay pwede nilang itago yun at hindi na nila galawin. So, mau-monitor mo. So, kung kumuha sila ng pera doon, malalaman mo. Okay? So, yun. Ang pinaka-the best doon ay gawaan mo sila ng separate na account. So, I think pwede naman silang kumuha kung may kamag-anak ang iba or magkapatid or tatlo kayo magkakapatid tapos yung dalawa nandun sa Pilipinas, yung isa nag-open para sa'yo. Tapos yung isa, pa-openin mo para doon mo ipapadala yung mga gastusin nila. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share ngayon. Medyo mababa lang ang video na to. At least, magkaroon kayo ng idea na pwede pala yung gano'n. Pero, kayo ang bahala kung nagtitiwala kayo doon sa kamag-anak nyo or kapamilya ninyo. Basta, at least, kapag naka-open sila ng online banking, ibinigay nila sa iyo yung password and then namo-monitor mo. So, malalaman mo kung kumuha sila doon sa pera. So, pwede mo silang pagalitan kung kumuha sila ng pera doon or pwede silang magpaalam sa'yo para kumuha ng pera doon sa ATM. Okay? So, sana maliwanag po itong itong tutorial na ito sa inyo. Okay? So, sana nakapagbigay na naman ng kaunting idea at kaalaman sa inyo ang video nito. At kung sa tingin nyo ay nakatulong ito sa inyo, please hit the like button and subscribe to my channel. And as usual, this is Chen Satip. And welcome to my channel.